Remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Seest thou a man diligent in his business, he shall stand before kings. He shall not stand before mean man. Pray, Panginoon, ma'am. Salamat sa mga inyong salita. Panginoon, mag-aalala namin muli mga Proverbs nito, Lord, na kayo pong magagabay sa amin. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Okay, ang sabi ko kanina, si Ashley, may nakanong sa'yo, ha? Sana maganda. The best niya, matuto ka sa salita ng Diyos, di ba? Doon ka matrain. Actually, lahat naman tayo dito. So, maganda yon sa mga bata, especially. Okay, kaya sabi dito, napansin nyo dyan? Simula siya ng that, so hindi yan normal. No? So obviously, yung mga pinag-uusapan in the previous Proverbs ay kaduktong yan. Okay, so kaya balikan natin ng konti. So puro naman yan mga proverb nga, or mga advices din, na ano yung gagawin mo. Yung last two is bow down in ear and hear the words of the wise. Okay, yung sabi ko, Ashley, di ba? So kanino ka makikinig? So, nung pagbata ako dati, minsan nag-aaway kayo, di ba? Pagalingan yung mga, ganito yan. So, ito kasi na ba kung ano yung makikinig? Pagpala kayong bata, hindi mo alam kung ano yung makikinig, di ba? May conflicting ideas. Kanina ako makikinig. So, pero, mga bata, alam natin, later, makikinig ako sa magulang ko. Pagbatang bata ka pa yun. Eh, parang pag lumalaki ka na, makikita mo rin. Katulad niya, sina Ate Jamie, na ito, maliit pa rin ito eh. Yan, sila ating pigyan nyo, di ba? So, kanina ko makikinig. Pag yung magulang ko medyo nagkukulong na rin sa instruction, either hindi rin alam gagawin, isang ganun eh, aabot kayo doon. Di ba? Itindihan nyo ba yun, mga bata? So, palagyan nyo, alam ba ng magulang nyo lahat ng bagay? Alam ba nila? Lahat ng bagay, alam ng magulang mo? Ha? Hindi, di ba? Kasi tao lang din. So, meron tayong nadaanan ng problems. Yung mga, even kaming mga matanda na, sa harapan ng Diyos, parang mga bata lang kami. Kasi yung ibang alam namin, tama naman. Yung iba, kala lang namin tama. Hindi pala. Okay, so, sino yung mag-instruct sa atin, yung pinaka? Magtitiwala tayo sa kanya, sa kanyang mga sinasabi. Bandang uli, sa Diyos yun. Okay, mga bata? So, kaya maganda mag-galit kayo ng salita ng Diyos. Kasi pag ang pinaka-ultimate authority nyo lang, tao, sinong tao? Ngayon, sinira na yung box. Sabi niyo, for it is pleasant thing if thou keep them within thee. Okay, sa Tagalog, napakagandang bagay pag itong mga salita ng Diyos ay ipanatilihin mo sa sarili mo. So kaya tayo, hindi lang tayo nag-preach, nag-aaral, tapos kinakabisado pa natin yung Word of God, di ba? Kasi talagang yun ang pinakamaganda sa isang tao na alam niya yung salita ng Diyos, tapos minameditate niya. Tapos pag medyo naliligaw siya, may naalala ako, sinabi pala sa Bible, masama yun. Okay? And they shall withal be fitted in thy lips. So pati sa sinasabi mo, maganda siya. Ba't kaya maganda yung lumalabas sa bibig ni Ashley? Ilang beses palang umate niya sa Diadem, tapos parang ganda nung magalang, naiging magalang siya, nagayos siyang sumagot, di ba? Bakit kaya? Kasi ini-instruct ang salita ng Diyos. Si Joshua din, parang ang bait ni Joshua kumpara sa mga classmate niyang di ba? Sana ganun. Okay, di ba? Iba ka pag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Yun yung sinasabi dito. May kaya sabi dito, that thy trust may be in the Lord. So pag nagtitiwala ka sa Panginoon, tapos nakita ng ibang tao, iba yung salita nito, iba yung isip nito. Lalo ka pa magtitiwala ulit sa Panginoon. Kasi nakita mo, yung iba, inaasal ka. Tapos yung pala, even yung matatanda na, kahit inaasal ka rin, deep inside din, masasabi pala nila, mas nakabuti pala kay Ashley yung pag-atin niya sa church. Si Joshua, si Peter, maganda pala, in-homeschool sila. Tapos, tatay niya, ini-instruct siya. Hindi katulad nung iba. Nakala mo mabait, di naman ang aaway. Pero, bandang uli, demonyo rin. Kasi, naging sakim. Kasi, puro sarili pala iniisip. Ganun pala ang tao. Na? Yung mga, yan, mga kala mo na, mga politician, para sa iba, ano yan, mabait yan. Morally, sabihin natin,
Kung para sa ibang tao, may mga credential, alam nyo ba si ano, magalang yan. Sa pananaw lang nila yung magalang sila. Okay, pero pag instruction ng salita ng Diyos, lamang na lamang ka. Ngayon, yan, sabi, I have made known to thee this day, even to thee. So ano yung sabihin ulit yung may even to thee? Alala nyo yan? I have made known to thee this day, even to thee. Ba't may, ano even? Hindi yan even number, ha? Ano even? Ba't may even dyan? Kaysa. Ha? Kaysa? Kaysa. Ha? Maging sa'yo. Or sa'yo nga. Parang ine-emphasize lang. Sinabi ko na, sa'yo ko sinabi. Sa'yo nga. So bakit nga sinasabi yun? Para, ano, sabi ko lang, na-emphasize, emphasis. Baka para din sa'yo. Para talaga sa'yo. Diba? Ngayon, nagbabasa ka ngayon ng Bible, uy, sinabi lang pala sa akin yun. Hindi, sa'yo mismo. So, ibig sabihin nito, yung mga instruction ng Bible, hindi mo pwede sabihin, kasi katulad ngayon, nakikinig kayo lahat, diba? Lalo na kung nagbabasa lang kayo, eh kung ngayon, nakikita ko ngayon, kung marami kayo, hindi ko kayo maisa-isa, diba? Tinatanong kayo minsan. Kaya maganda yung minsan maliit eh. So ngayon, alam mo yung mensahe para sa'yo. Hindi pwede sabihin ni Peter na nagmo-monolog lang si tatay dito. Hindi, diba? Tatanungin ka, naintindihan mo ba? Pag hindi, ay bakit? Ba't hindi? Ang expectation sa'yo, nakikinig ka, kahit bata ka, dapat naiintindihan mo at nakikinig ka. Okay? So, yung even to thee at made known to thee, okay? Kaya itong napansin nyo, yung pag-aaral natin ng Bible, sinisigurado natin naiintindihan nyo. Wala tayong pakinabang kung di natin naiintindihan to. Hindi tayo mag-move on. Kaya napansin nyo, di ba, kahit sa Mateo, kahit dito sa Proverbs, hindi tayo nag-move on kung masyadong may top dito ng kailangan natin, especially mga bata, at hindi nyo maintindihan. So, tututukan muna natin yun. Importante. Kasi kahit kami matanda, minsan hindi namin alam lahat eh. Okay? So, yan. Pag nangyayari na sa iyo ngayon yung mga bagay na yan, ang ganda talaga ng salita ng Diyos, magtitiwala ka sa Diyos ngayon. Okay? Yan ang maganda dyan. Okay, move on tayo. Itanong ba doon? Magtiwala tayo sa Diyos. Ngayon, have not I written to thee excellent things in counsels and knowledge? Okay. So, ano siya? Parang question siya. Ayan, ha? Question. That I might make thee know the certainty of the words of truth, that thou mightest answer the words of truth to them that sent unto thee. Sino nagsugo sa'yo? Sino magsugo sa atin? Again, ano yan? So, parang kasi ang pinipersonify nito, syempre ang Word of God. So, pag nagbasa ka ng Bible, sino nagpabasa sa'yo ng Bible? Either kung sinong tao, di ba? So, parang nangyayari nito, parang kang sinusugo sa Diyos. Ngayon, pag naintindihan mo, may sinabi yung Diyos sa'yo, anong mangyayari? So, syempre, may sasabihin ka dun sa nagsugo sa'yo, di ba? O, anong masabi ng Diyos? O, magbasa ka nga dyan. O, sige po. O, tapos ka na. O, anong naintindihan mo? Anong sinabi sa'yo ng Diyos? Di ba? Ito, minsan, tinatanong ko itong mga to. Kasi nga, ang hirap nung maging kagawayan nyo lang yung magbasa. Okay. Ninonote mo lang kung nasaan ka, parang ka lang nagbabasa ng parang comics. Eh, kahit nga comics, minsan, tingnan pa rin yung kwento dyan, di ba? So, especially pag sa salita ng Diyos, meron kang pinupulot, meron kang kinakausap ka ng Diyos, di ba? Kaya ngayon, parang inulit sa verse 20, parang inulit na naman niya, have not I written to the excellent things, di ba? Ang gaganda ng mga nakasulat dito. Ngayon, sabi niya counsels and knowledge. Ngayon, para saan yun? That I might make thee know the certainty of the words of truth. Okay? Pag binabasa mo yung Bible, okay, katotohanan yan, ano pa yung certainty? Sigurado ako na katotohanan yan. Pag binabasa mo, as consistent yung Bible, pinapatunayan sa sarili mo na yun pala talaga yung mga bagay-bagay, di ba? At ngayon, may maisasagot ka ngayon dun sa nagtanong sa'yo kung sino man yan. No? Ba't ka nagbasa ng Bible? Anong naintindihan mo? Naintindihan ko po sa Bible ngayon. Dapat pala, sa church ako umaten. Kaysa maglaro lang ako, paglabas ko, paglaki ko pala, okay, hindi pala ako forever na bata. Paglaki ko,
Anong lesson ang dapat, ang anong achievement ko sa buhay? Nabasa ko yung Bible ng 5 times at least. Tapos nakapakinig ako ng ano sa Sunday sa church. 2 taon, wala akong absent. Mas magandang achievement yung kaysa naman, yun yan, na-level 50 ako sa kung anong games na yan. Anong pakinabang mo dun? Ang dami kong gems, ang dami kong gold. Ah, ngayon, anong gagawin mo dun? Wala. Wala na, andun lang. Ay, ibang laro naman. Yung Bible, pag alam mo na yung Bible, gagamitin mo ngayon yan, gagamitin mo next year yan, gagamitin mo yan next decade, next year. Matanda ka na, ginagamit mo pa rin yan, ipapasa mo pa yan sa iba, at makikinabang din sila. So, ang dami yung pakinabang sa Bible, amen? Kaya, ganun dapat ang ginagawa natin. So, kunwari, example pa lang yun, ha? Ano nakuha mo sa church? O, yun. Importante pala ang Bible. O, yun. At least, may nakuha ka. Bakit importante? Kasi, may pakinabang ako dito, maintindihan ko paano mabuhay. At syempre, una yung kaligtasan sa mga hindi paligtas. Pagligtas ka na, paano ako mapiplis ang Diyos sa akin? Matuwa ang Diyos sa akin. Bigyan niya ako ng rewards. At napakaraming iba pa. Ano yung tunay na kaligayahan na hindi nawawala? Pag ikaw ay sigurado ang ligtas ka, hindi mawala yung... May insecure ka pa ba? Hindi ako masyado mayaman. Ligtas ka nga eh. Hindi ako masyado sikat. Kasi naulo nga yung mga sikat eh. Hindi lahat ha, pero karamihan. Gusto sumikat. Okay. So maintindihan mo paano mabuhay at masayang buhay at magandang buhay. Buhay na gusto ng Diyos na ibuhay mo. Okay, move on tayo. So ito, meron na namang advice. Love not the poor because he is poor, neither oppress the afflicted in the gate. Paulit-ulit na yung bagay na yan. Huwag mahirap na, huwag mo na namang, huwag mo nang i-ano. Pero parang sinasabi dito, actually, because he is poor, actually parang sinasabi niya, actually, kaya yung ibang tao, yung mayaman, ang ninanakawan nila yung mahirap, kasi nga, yun ang dahilan kaya sila nanakawan, mahirap sila. Ibig sabihin, madali silang nakawan. For example, yan nga, yung nakapag-usapan sa tubig na naman yan. Anong malay natin dyan sa kung paano sila kumikita dyan, kung anong level ng tubig, di ba, at ang kuryente. Anong malay natin dyan kahit nasa ano na tayo eh. Kasi wala tayong magagawa, pag tinaas nila yung ano, papalo yung kita nila dun. Kasi lahat tayo nakakunig sa kanila eh. Di ba, wala tayong choice dun. Kaya sinasabi ito, especially sa mga mayaman din to, may mga believers din kasi na, sabihin natin siguro, medyo may kakayanan din. Mayaman din ang konti, kahit paano. So, pag mahirap yan, huwag mo nang oppress. Huwag mo nang pahirapan masyado. Lalo na yung mga mahirap na ano. Sundo na. Okay. Okay, natindihan nyo ba yun? Ang dami nating nadaan ng ganyan. Lalo na daw, kasi walang magagawa yung mahirap sa'yo. Anong gagawin? Sinong gaganti para sa kanila? Okay? At sinong gaganti para sa kanila? Hindi, wala nang magagawa itong mahirap na to. Eh. Sige, ang Diyos, sabi, di ba? Pinag-aralan na natin yan eh. Matakot ka lalo. Sa halip na hindi ka matakot kasi walang magagawa. Ang Diyos ang mag-revenge sa kanila. Ano mangyayari sa'yo? Diba? Pag ang Diyos ang nag-avenge sa mga yan, tapos ka na. Okay? So, actually, pwede natin i-relate ito sa ito, mga bata. Mali, si Stephen. Nung bata ako, binubully ako. Ngayon, nalaki na ako. Ay, may maliit dito, bubulihin ko nga. Parang matanasan ko rin yung natanasan nila, parang sarap mata nun eh. Na ikaw yung rich sa nila, yung poor. Diba? Wag na, okay? Wag na. Hindi mo kailangan yun, hindi natin kailangan yun. Pag ginawa mo sa kanila yon, kahit pag ginawa sa yung dati, kung gagawin mo sa kanila, papasa na naman sa iba yon. Eh bakit wag mo na lang hinto sa inyo, di ba? Hinto mo na lang sa iyo, okay. Nabully ako, hindi na ako mambubully. Yun, yun ang magandang desisyon sa buhay. Di ba? Neither oppress the afflicted in the gate. Pareho lang yun. Huwag ka na ma-afflict. So, kasi ang tao, especially pag yung mayaman,
mapasok talaga sa utak nila yan eh. Wala nang mga gawa to eh. Taasan ko nga yung upa. Hindi naman naalis to kasi wala namang ibang ano eh. Ang hirap ano yan. Ang hirap. Ang hirap lumipat-lipat eh. Maliit lang. Pero hindi mo kailangan ng pera. Pero taasan ko lahat ng upa. Madami kang paupahan. Mapasok sa utak yan kasi wala akong pambili ng ano, yate. Meron akong, marami na akong sasakyan. Gusto ko yate. Di ba? So, ganun din naman tayo. Huwag niyong yung presyong mas mahina sa inyo. Okay, for the Lord will plead their cause and spoil the soul of those that spoil them. May na pala sinabi dun. Diba? Kasi kung hindi mo nila kayang gumante, ang Diyos ang gaganti sa kanila, at anong kasi doon yung paggante? And spoil the soul of those that spoil them. Ano yung spoil? Ha? Ang dalas niya sa Bible, diba? Ano yung spoil? Verb? Ha? Okay. Parang gano'n, no? Kukuhaan mo. Diba? Especially, anong nangyari pag gera, diba? Pag napatay ko sila, sa akin na yung kayamanan mo. Okay, gano'n siya sabi ng Diyos. Eh, okay, nanakawan mo sila, ikaw nanakawan ko, magkakasakit ka. Mabagsak yung business mo. Diba? Hindi mo masabi yun. Pag ang Diyos ang kumilos. Okay, so wala pa na masyado mayaman sa ating. Pero tandaan nyo na yung mga bata kasi kahit ako, ngayon sa edad namin, dami ko na nakikilala, dami ko ng mga dating kalaro. Ngayon, mayaman na. Okay? Nabanggit ko nga sa inyo last time eh. Yun, bumibili na ng boto. Bira ako. Mayaman eh. So, nag-uumpisa yan sa inyo. Pag ngayon, di kayo nakikinig, kinukunta niya yung salita ng Diyos. Nako, pag laki nyo, ganun kayo. Okay, next is, sabi to, make friendship with an angry man and with a furious man, thou shalt not go. So, dalawang bagay negative, angry and furious. So, masama bang magalit? Depende. Okay, depende kung kanino ka galit. Kung galit ka sa Diyos, masama. Kung galit ka sa kapwa mo tao na wala naman dahilan, okay? Galit ako sa kanya kasi mas mayaman siya ng konti sa akin. Mali yun. Pero kung galit ka, hindi jealousy, envy. Jealousy, maganda yung, okay yung jealousy. Kasi nga, hindi sila naturuan. Okay, kaya tayo, inaaral natin yung terms ng Bible para hindi tayo naliligaw. Okay? So, intindihan nyo rin sila. Minsan, na pag alam mo na yun ang gamit nila sa term na to, intindihan mo rin. Pero ikaw, alam mo yung diferensya. Ngayon, na masamang magalit madalas, pag lalo na pag ito, sinasabi dito, angry man, ibig sabihin ito, parang, pag sinabing wise man, ano yung sabihin nun? Wise siya. Pag sinabing lazy man, ibig sabihin, tamad siya, yun yung description sa kanya, madalas yung ginagawa yun. Pag angry man ang tawag sa'yo, ano yung sabihin nun? Hindi ka angry lang ngayon, di ba? Ibig sabihin, talagang parang title mo yun, label mo yun sa'yo. So, huwag kang gano'n. Nakakita mo kayong gano'n? Sa depressed area, marami noon. Minsan, kahit sa school, teacher, mayaman, mga boss na iba. Itong taon to, yaman na, laging galit. Ano ba yun? Hindi siya masaya sa buhay niya. Kasi yung expectation sa sarili niya, ganito, kaya pag medyo masyado mataas. So, pag medyo galit na agad, no? Pag hindi niya maabot, or konti lang yun. Hirap ng gano'n, no? Mga maton, okay? Oh, sino ano dyan? Bakit nang hanang dito? Ayan. Laging galit. Huwag yung sabihin yung magulang nyo laging galit, ha? Kasi baka makulit kayo. Iba yun. Pero yung, alam ba, laging galit ang taong to. Parang baliw. And the furious man, lalong galit. Galit na galit. Furious. Fury yan. Okay, so huwag ka na makisama doon. Ang tanong, may nakikisama ba sa ganun tao? O pag ganun ka rin, o kaya yung katulad nyo, mga boss natin, wala kang choice. Gusto mo kumita ng pera, wala kang ano, yun na nasamahan mo.
Hindi, kung may choice ka, eh, umiiwas ka na. Lagi may kaaway. Wala kang problema ngayon. Nung nagkausap kayo kanina, may kaaway siya. Ngayon, kaaway mo, gusto niya, kaaway mo rin yung kaaway niya. Kasi panay kwento ng ano. Hindi na lang kayo nag-usap ng may pakinabang kayo. Ano ba yun? Diba? Yung sinasabi dito, at least huwag mo yun siyang maging friend. Ngayon, tayo, nineshare natin, hindi mo natin sila friend. Friend lang in a way, pero hindi talagang friend na sinong tatawagan mo, sinong gusto mong kasama sa Baguio. Uy, si ano? Si Angry Man. Ay, kulang. Si Furious Man, tawagin mo rin. Yung kaibiganin yun. Kasi magiging ganun ka rin. Lagi kang galit, marami kang kaaway. Kaya siya, marami kang kaaway. Napapaaway ka. Alala niyo yung kwento kay Jehoshaphat, kay ano? Sino yung kaibigan niya? Taga-Israel. Wala naman, may kapayapaan sa Juda, kaibigan niya yung Israel, ay, may kalaban ako. O sige, sama ka sa akin. Doon, napatay. Diba? May negative sa kanya eh. Yan, yun pala, sinabi pala dito, lest thou learn his way. Okay, ano ulit yung lest? Parang so that, pero may negative connotation. Okay, pagkasama mo siya, matututunan mo ang kanyang kaparaanan, and get a snare to thy soul. Diba? Mga prat, diba? Uy, nagulpi si ano. Wala kang problema ngayon. Hindi, gulpi. Ba't hindi mo gulpi? Kasi ginulpi si ano eh. Hindi mo alam, loko-loko rin pala yung kaprat mo, kabrad mo. Napaaway ka ngayon. O, nasnare ka na, ibig sabihin. Eh, kailangan tulungan ko to kasi kabrad ko to eh. Kinaibigan mo kasi. Eh, kung di mo kinaibigan yung mga prat na yan. Hindi wala kang problema, diba? Frat, fraternity, yung mga ano yan, yung mga gang-gang, yung mga tapang-tapang, mare, o, gulpihin natin sa ganyan. O, tinignan ako masama, gulpihin natin. Tinignan ka lang eh, duling pala yung ano. Awa naman. Yan, medyo obvious yan, ito ba ito, iniiwas natin. Pero, ngayon, si Joshua, kaya ito sa public eh, di ba? Sinong kaibigan mo? Ha? Ano pangalan? Ha? Ano pangalan ng kaibigan mo sa school? Ha? Bonifacio. First team yun? Natapang ha. Lagi bang galit si Bonifacio? Minsan lang. Kanina siya nagagalit? Sa iba. O, bakit daw? Ha? Hindi mo alam. Ayan. Yun yun. Alamin mo rin. Okay, kasi minsan tama lang magalit. Pero, madalas hindi. Lalo mga bata. Ano makagalitan mo sa kapwa mo bata? Ngayon, inaapi siya. Sumbong niyo sa teacher. Okay? Pero iwasan mo yung kaibigan mo laging galit. Kasi matututunan mo yung sabi niya, be not thou one of them that strike hands or of them that are sureties for death. Ano yung surety? Surety. Sigurado. Ano yung surety? Sure yun, sure. Pag sinabi surety, may kasaraduhan or nakalimutan niya yan. Alam, nabanggit na natin yan eh. Sa atin yan, ang term dyan yung sa pag nangutang ako, tapos ikaw yung collateral ba yun? Co-maker, di ba? Kung sinabing shorty, ganun. Magbabayad ba to? Oh, magbabayad dyan. Kaya niya ba to? Oh, kaya niya yan. Tatakbo ba to? Oh, hindi, hindi tatakbo yan. Hindi tatakbo yan. Sinisigurado mo para sa isang tao. Ngayon, okay lang sana yun. Talaga, kasi sigurado. Pero, ayan mismo, surety for death. Actually, pumayag ako yun. Natawagan tuloy ako ng banko. Buti yun, nakunta ko pa yung isa. Ako talaga, tinawag kasi pumirma ako dun eh. Nag-loan siya dito. Ako yung pinapirma. Ako ngayon ang inahabol. Mabuti, hindi naman tumakbo si, ano, nakunta ko ng pangalan nun eh. Okay? So, ano yung strike hands ngayon? No? Makikita na natin yung kanina. Parang surety din yan. Okay, abir!
Okay tayo, ha? Minsan okay yung pero pag hindi ka sigurado, huwag mo sabihin, sigurado yan. Ibang tao, hindi ka naman sigurado kung kapagkatiwalaan. Siguraduhin mo muna. Huwag yung oo ka ng oo. Okay, ito medyo mga ano na naman. If thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under thee? So, ang ganda nito mga tayo, parang... Anong sabihin nito? Parang credit card. Yan, maapit ako matapos sa credit card, pero parang gusto ko pang ano. Okay? Anong sabihin nito? Bakit ka? Hindi mo naman kayang bayaran. Huwag ka nang umutang, kasi pag nakautang, hindi ka nakabayad. Anong ngayon sa'yo? Yung meron ka ngayon, kukunin pa. Eh kung hindi ka nang utang, nakontento ka sa meron ka, at least may meron ka ngayon, meron ka pa rin bukas. Eh kung naghangad ka, di ba kahit nung panahon nila, gano'n na yung sistema. Kasi nga, yun lang, ano eh, may mga user na talaga dati. Kaya mag-iingat ka, yun ang sinasabi dito. Kontento ka kung ano man yan. Ngayon talagang parang tinutulak tayo sa ano, umutang ka. Ngayon, mayroon pang up na gano'n eh. Walang ano, approve agad. Wala bukas, ha? Okay, so ito medyo naging seryoso dito. May mark yan, nakita nyo, di ba? Kasi sikat yan, laging ginagamit siya ng mga Baptist. Okay? Sabi dyan, remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Yun na yun. Isolated siya. Anong sabihin nun? Ano yung landmark? Ha? Yung pinaka ano lang? Yung pinaka basic na ano ng landmark? Ano po? Border. Border or? Sa atin, may mga landmark ba dito? Yes. Anong tawag doon? Nakatusok? Yan, yung mohon, di ba? So, pag na-survey na kasi yan, paano malalaman itong mga tao dito? Anong malalaman? Hindi, dito ako. Hanggang dito ka. Sino magsasabi sa atin na gano'n? Kailangan pa-survey ulit lahat yan. So, walang tanggalan ng landmark. Yan yung sabi dito. Okay? Importante sa kanila yun. Punishable ba yan na yan? Kulong yan. Okay? Ngayon, spiritually speaking, ano naman yung mga landmark na sinet ng mga tatay daw natin? Ano yung mga landmark na... So, kaya ginagamit yung Baptist kasi nga, saan ba tayo nag-bebay sa ating pananampalataya? Practice natin, anong gagawin natin, paano? Sa Bible. Ngayon, may mga lumayo na dyan. Ang dami na lumayo dyan. Pero may mga nanatili. Okay? Kaya may mga kilala tayong iba dyan, ha? Talaga nanindigan sila dyan. Tapos, aralin natin kung saan nila sinet. Okay? So, hindi tayo yung tipong naisipan ko ganyan. Ibahin na natin. Okay? Matagal na tayong Baptist. Okay? Trinity, okay? Salvation by grace alone, through faith alone, through Christ alone. Nagdagan natin. Bakit? Hindi, naisip ko lang. Eh, mga tatay natin, hindi ganyan eh. Hindi, iba tayo eh. Hindi gano'n. Hindi mo basta-basta dapat alisin. Yung naiset na, sabi dyan, no? Alam niyo, set. Kasi may nilagay. Hindi lang nilagay. Talagang sinet. Set nga eh. Diba? Nilagay or pinanatili. Okay, huwag mong tanggalin. Ano ngayon yung mga ancient landmark na ano natin? Yan, actually, pag ginawa mo yung Baptist, yun mismo. So, Bible is the only authority, individual soul liberty, autonomous of the local church. Hindi, parang mas maganda pag ano eh, marami tayo, tapos may leader, parang hierarchy, parang Catholic, parang ano. Remove not the ancient landmark. Huwag mong baguhin. Unless talagang nakita mo na, uy, kailangan talaga eh. Pero hindi nga, pinaglaban nila yun ilang beses, ilang, pag yung Baptist, papayaran mo sa iba yung ano. Anong libo dyan sa mga Baptist, ang ganda eh.
kung paano sinubok yung baptist na maiba. Tapos bandang ulit, aralin nila sa Bible, ay wag. Magkakaroon ng labanan nyo, tapos mahati. At least may natirang yung conservative. So, ganun lagi yon. So, may mga landmark na dapat hindi matanggal. Amen. Okay, lalaki at babae lang tayo, hindi. Ano, dagdagan natin yung gender. Sa bagay, kabaliwa na to. Hindi na yun ano eh. Ano pa ba yung example ng ano? King James lang. Hindi, pag-uwi natin. Gawin natin ano, New King James. Ano pa? Sa babae, palda lang. Hindi. Mga bago na tayo ngayon eh. Diba? Alisin natin yan. O yung baptist, alisin na natin yung word na baptist. Community na lang. O yung hymn ba? Luma na yun, ilang taon na yun ha. 200 years na yung hymn na yan. Yan pa rin. Iba naman, ano naman tayo ngayon. Ngayon natin, gawak. Ayun, tindihan nyo ba? May mga landmark na identify na natin. At identified na talaga. Na hindi na inaalis. Huwag mong alisin. Yun lang yun actually. Isolated eh. Manatili yung mga talagang sinet na ng mga tatay natin sa pananampalataya. Okay, yung Bible, ibahin naman natin. Ba, diba, pwedeng tayo naman magsulat ng ating sariling, ano? Naiingit ako kay Paul, eh. Naiingit ako kay Jeremiah. Mag-preach din ako, isulat ko rin yung ginawa ko. Okay? Tapos, yun ang gawin nating Bible. Hindi ganun, okay? Unless talagang ginamit ka. Pero ngayon, wala na yun. Okay, so tapusin na natin to. C.S. daw, ito yung madalas natin kinu-quote. C.S. daw, a diligent man in his business. Nakakita ka na ba ng isang masipag na tao? Ayun sabi. He shall stand before kings. He shall not stand before mean men. Ibig sabihin, hindi ito yung kausap na lagi, mga boy-boy lang. Okay? Ang mga kausap mo, yung hari. Ba't mo kakausapin yung hari? E syempre, yung matter na talagang dinidil mo, importante. Di ba? E pag hindi importante yung mga business mo, kausap mo, wala lang, mga utusan lagi. No? So again, hindi na masama yun, pero mas maganda yung nakakaabot ka dun. Okay? Kasi nga napagkatiwalaan ka rin. Okay, so again, hindi lagi masama yung mean man. Ibig sabihin lang nito, simple. Mga simpleng tao lang. Simpleng tao lang po. Okay? Pero maganda rin yung dahil masipag ka, kilala ka sa kasipagan mo. Question? Ano? Pag hindi din. Ah, sige. Sayang siya ano. Pero yung pag ano, pag dinago mo yung ancient, yung ano, ancient landmark, parang na rin ko sa news. Yun nga, pag mali yung pag ano mo, kasi ancient na nga yun, ancient. So, ang tagal na yan, bakit kaya hindi inalista ng iba? Ay kasi, importante yun, malamang. Hindi dapat alisin. Diba? Kasi andun na yun. Oo, oh, tulad na, may poste dito sa gitna. Gusto ko malawak eh. Alisin natin. Inalis mo. Naguhuang ngayon. Ay, ganun pala yung, kaya pala dun yung poste para hindi gumuho. Eh, gusto ko maluwag. Ano mas importante, yung maluwag o yung mayroong maayos na building. Eh, lumawag ka, lalo sumigip kasi gumuho. Diba? Ganun nangyari sa mga churches ngayon eh. Inaalis nila yung importante. Ano mga matitira sa'yo? Yung mga hindi importante. Yung pinagpalit mo sa bagay na importante, hindi pala importante. Parang yun, gumuho yung building mo. Ayan, maluwag talaga kaso wala makagamit. Kasi wala na eh. Gumuho na eh. So, ganun din yung buhay nyo, ha? Pinagpalit yung soul winning. Pinagpalit yung soul winning sa street preaching. Kaya, pinagpalit yung soul winning sa trucks. Trucks distribution lang. Sa party. Sa party, sa gimmick. Fellowship. Sa church. Ano mo sa mga doon sa street? Ha?
Masama sa street preaching. Maganda yung street preaching tayo. Nasa street din tayo, di ba? Pero nag-preach tayo sa tao. Sila, nag-street sila sa kawalan. Sinong ano? Wala naliligtas. Ano si Ray Comfort? O, oh, ilan naligtas ngayon? Ay, kailangan mo magligtas? Yun nga yun eh. Para doon nga yung preaching eh. Na iba na yung ano, gusto na preaching. Sigaw. Hindi naman lagi. Sinabing preach kasi, declare lang eh. Ngayon, mag-asa pulpit ka, pwede. Kasi, mga mananampalataya rin naman, nakatutok tayo sa isang subject. Nakatutok dyan lang kayo, di ba? So, kung i-emphasize ko yung point ko, okay lang sumigaw. Yung nasa labas ako, mukha akong tanga dun. Uy, may sumisigaw. Ay, may baliwata dun. Hindi sila, hindi kayo seryoso eh, hindi ka... Di ba? Pero feeling nila, ang galing nila. Ewan mo kung sa kanila, kung saan sila kukuha na. So, mali yun. Yan na, huwag niyong pagpapalit yung importante sa hindi importante. Sige, doon muna tayo. Spray, pangano, maraming salamat po sa resulta ulit ng soul winning. Ito ang aming lesson, Lord, sa Proverbs 22, Lord, na pagandang chapter, Lord, sa Proverbs. We pray na yung mga aral dito, Lord, di na makalimutan. Magkos, Lord, kung may hindi kami nakuha masyado, tingnan namin ulit. Basahin, aralin. Dahil dito po na sulat, Lord, yung mga importante ka, especially yung mga kabataan, kung paano nila yung buhay, ang kanilang buhay. Pray na so we continue, Lord, sa more than how many chapters pa rin po, Lord, we pray na huwag magagabay sa amin, hindi ka bililiban, hindi magpalaan ng aming trabaho, Lord, ma-apply namin to, Lord, sa aming buhay, family, friendship, and such things, Lord, we pray na pray namin, Lord, si Nabiya, si Salim, si mga nakakasama lang, si Christian kanina, Lord, na makapagpatuloy, Lord, siya. Si Joanne, Lord, yung mga patid. Yung tama, Lord, Lord, yung ano pang kalooban niya, si Jenalyn, Lord, yung anong nakakadlang sa kanila. Yung dumundun, Lord, yung paglaban ng panalataya, Lord, ng aming camp, na maging source din ng encouragement about isa. Fellowship, Lord, ang karunong linaw nito, Lord, bukas sa aming meeting, Panginoon, kaya mong malalati. Jesus name we pray. Amen.